Duty pa rin po tayo ngayon. At napakaganda po ng gospel sa araw na to. At bago ako magsimula, nais ko munang i-start ito ng isang kwento. Minsan daw po may isang, tawag doon, funeraria o yung paglalakad para po ilibing yung isang patay. Ang senaryo po, yung karo habang umaandar, nasa likuran niya po yung isang lalaki at may hawak-hawak po itong German Shepherd. At habang tumatagal, napapansin ng mga tao na yung pila ng mga taong nakikipaglibing, puro lahat lalaki. Walang babae, puro lahat lalaki. Kaya minsan yung bida, nagtanong siya, ba't kaya ano kaya naging problema doon? Sabi na itong mga chismoso, sabi niya, yung nasa loob ng karo, yung patay, yun yung biyan ng babae. Masyadong madaldal. Ano ngayon na nangyari? Kinagat ngayon ng German Shepherd ng lalaki. Kaya ang ginawa ngayon itong bida natin, nakipila siya dun sa mga nakikiramay. At nung na malapit na sila dun sa paglilibingan, binulungan na itong bida natin yung may-ari ng aso, yung namatayan. Sabi niya, brother, baka pwedeng mahiram yung aso mo. Alam mo, bumulong tong namatayan, yung may hawak ng German Shepherd. Sabi niya, pumila ka na lang sa dulo. Alam mo sa araw na to, kapatid, kung ikaw kaya yung may-ari ng German Shepherd, ito rin ba yung gusto mo mangyari? Makagat yung biyanan mo nung aso mo dahil sa kadaldalan. Kiddingly aside, sa gospel kasi po, kapatid, makikita natin dito yung pagmamahal ni Pedro sa kanyang biyanan na babae. Bakit? Kasi makita natin dito na nararamdaman ng ating Panginoon kung ano man yung pinagdadaanan ni Peter. Maring close itong si Peter dun sa kanyang biyanan. At ito siguro yung isama natin. Ipanalangin natin yung relationship ng mga magbabyanan. Kasi nga daw po, lagi itong nababanggit, ang nanay daw po ang ilaw ng tahanan, ang tatay daw po ang haligi, at ang mga biyanan naman daw po ang anay ng tahanan, di ba? Pero this time, kapatid, makita natin dito isang buong pamilya. Si Pedro, kasama yung mga parents ng kanyang wife na sama-samang magpupuri at sasama. At ito po yung maganda natin ipanalangin muna sa araw na to. That's the first thing. The second thing po is, makita natin dito yung pagpapagaling. Ang pagpapagaling po ng Diyos na ipinakita dito ay dalawang senaryo, dalawang kwento. Unang-una, yung senaryo ng kapangyarihan ng salita. Nung sabi ni Jesus, pupuntahan niya yung alipin nung kapitan. Sabi ng kapitan, hindi mo na kailangan pumunta, Panginoon. Sabihin mo lamang, gagaling na yung aking alipin. Tunay nga naman, sa kapangyarihan ng salita ni Jesus, sa kapangyarihan ng kanyang pangalan, gumaling ang alipin ng kapitan. Kaya makita natin dito, the power of the word. Kaya kung ano yung idideklara ng ating salita, yun ang mangyayari sa ating buhay. Sapagkat kung ano man ang ating pinaniniwalaan at sinasampalatayanan, yun ang makapangyari. Kaya ang kapangyarihan ng salita, maging maingat tayo, sapagkat pwede itong makalika o pwede itong makasira. Pwede itong maging sumpa o pwede itong maging pagpapala. Nagpagaling ang Diyos sa pamamagitan ng salita. Sa pangalawang senaryo naman, this time, nagpagaling pa rin ang Panginoon. Pero hindi na sa salita, kung hindi sa pamamagitan ng gawa. Anong ginawa niya? Hinipo ni Jesus ang biyanang babae ni Pedro. Makita natin dito, kailangan minsan ng action. Kailangan meron tayong gawin. Hindi lamang tayong magiging mananampalataya lamang sa salita, kung hindi mananampalataya rin dapat tayo sa gawa. Makita natin dito na may mga dapat tayong gawin. Halimbawa, hindi tayo nagpapacheck up. Ako, isa ako doon sa mga sablay na yan. May mga nararamdaman tayo pero gusto natin gumaling pero hindi naman tayo nagpapacheck up. Siguro ako unang kinakatok netong gospel na to na sinasabi sa akin, ikaw ang unang sinasabihan ko na kung gusto mong gumaling, kailangan mo rin magpacheck up, kailangan mo rin may gawin sa buhay mo. May action tayong dapat gawin. Yun po yung pangalawang senaryo o pangalawang pagbulay natin. At ang pinakahuli ko pong isa-share na magandang i-input natin sa ating buhay, ang sabi po dito sa bandang dulo,
at pinagaling ang lahat ng may sakit. Kapatid, ito yung magandang hamon sa atin. Lahat ng sakit ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Malubha man yan, magaang man yan, pilay man yan, sakit sa balat, sa tuhod, sa kalamnan, sa lalamunan, sa ulo, sa internal organ, o sa mga ugat, buto, o ano mang meron tayo sa katawan. Lahat yan, kapatid, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Jesus. Lahat ay kaya niyang pagalingin. Walang limit ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya ito yung maganda rin natin hawakan sa araw na to, na hindi lamang magpapagaling ang Diyos sa mga maliliit, kung hindi kaya niyang magpagaling sa mga malulubha. Kaya, kapatid, ikaw na nakikinig ng mabuting balita, ito yung swak na swak sa'yo, sapagkat ang karamdaman mo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon. The first point, ipanalangin natin ang pamilya, ang ating mga biyanan, upang nang sa ganun sama-samang manalangin. The second, maging nagpapagaling ang Diyos sa pamamagitan ng salita at nagpapagaling rin siya sa pamamagitan ng gawa. And the third, lahat ng sakit ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya huwag tayo matakot, huwag tayo mangamba, manalig at sumamba tayo sa ating Diyos na buhay. Yun lamang po muna sa hapong ito, pagpalain tayo ng Amang nasa langit. God bless po sa atin lahat. Thank you, Brother Raldi. Mapagpala.